Ikalimang kabanata, paano gamitin ang MT4 multi-terminal window part 1. Sa tutorial na ito, matututunan mo kung paano magsimula sa MT4 multi-terminal window. Kapag binuksan mo ang MT4 multi-terminal app, sa unang pagkakataon, lalabas ang login window. Tandaan na kailangang gamitin login na ipinadala sa iyong email. Ilagay ang password sa password na patlang. Tandaan na lahat ng detalyeng ilalagay mo ay case sensitive. Tandaan na para makapaglagay ng higit sa isang account sa multi-terminal, kailangang nasa iisang server lahat ng account. Kapag lumabas ang login window, makikita mong default na nakalagay ang server sa xm.com-real1. Depende sa iyong account, kakailanganin mong palitan ang kasalukuyan mong server. Para palitan ang server, kailangan mong i-close ang login window sa pamamagitan ng pag-click sa X. Pagkatapos nito, kailangan nating i-click ang Tools sa menu bar at Options. Pwede mo ring i-click ang Options button na magdadala sa iyo sa parehong window. Pagkatapos nito, may window na lalabas kung saan pwede mong palitan ang pangalan ng iyong server. Mula sa drop-down menu, i-click ang iyong server. Tandaan na ang iyong server ay makikita sa email na ipinadala noong nagrehistro ka. I-click ang OK at pumunta sa New Account. Dito, kailangan mong ilagay ang detalye ng iyong login. Tandaan na nagbago na ang server sa itaas na bahagi ng window. Pagkatapos, ilagay ang iyong login. Matugumpay kang makakapag-login sa MT4 multi-terminal window. Pwede mong ulitin itong proseso para sa lahat ng accounts na gusto mong idagdag sa multi-terminal. Kapag binuksan ang platform, makakita ka ng apat na pangunahing window panels. Sa itaas na kaliwang bahagi ng app, meron tayong Market Watch window na nagpapakita sa live na presyo at symbols ng lahat ng trading instruments na meron sa XM. Ang mas malaking panel sa gitna ng screen ay tinatawag na terminal window. At makikita dito ang iyong mga aktibo, pending, at na-close na trades, pati na ang dating presyo nito. Dito mo rin pwedeng i-close, i-modify, o i-delete ang iyong mga order. Ipapaliwanag ito ng gusto sa MT4 Multi-Terminal Window Tutorial Part 2. Sa ilalim na kaliwang bahagi, makikita mo ang toolbox. Ito ang panel kung saan mo makikita ang mga balita at mailbox. Dito mo rin pwedeng baguhin ang alerts at subaybayan ang platform gamit ang journal tab. Sa ilalim na kanang bahagi, makikita mo ang accounts. Ito ang panel kung saan makikita ang iyong balanse, equity, at level ng margin. Sa itaas ng platform, may makikita kang apat na button. Sa pamamagitan ng pag-click sa unang button, lalaki ang terminal window. Pakitandaan na kung meron kang base currency na hindi USD, palaging ipapakita ang total sa USD. Ang susunod na button ay ginagamit para itago ang accounts window. Ang pangatlong button ay ginagamit para itago ang toolbox window. Ang ikaapat na button, tulad ng nabanggit kanina, ay ginagamit para palitan ang iyong server. Dito, pwede mo ring ma-access ang trade tab kung saan makikita ang settings na pwedeng baguhin para sa pag-open ng orders. Sa unang bahagi, ay ang symbol by default
kung saan pwede kang pumili ng particular na symbol na gusto mong i-trade. Ipinapakita sa last used ang symbol na huli mong na-trade at otomatikong itong ilalagay maliban na lamang kung baguhin ito. Para gamitin ng paulit-ulit ang isang symbol, kailangan i-tick ang default at piliin ang napiling symbol mula sa listahan. Ang susunod ay ang lots by default. Sa pamamagitan nito, pwede ka ring pumili ng bilang ng lots tuwing nagpe-place ng order. Piliin ang last used para gayahin ang lots sa nakaraan mong trade o piliin ang default para mano-mano mong ilalagay ang halagang gusto mo. Susunod, meron tayong lots allocation. Kapag nagpe-place ng bagong order, mahalagang ilagay ang kabuuang alokasyon ng lots para sa lahat ng accounts. Ididistribute ang lots sa lahat ng accounts alinsunod sa itinakdang paraan ng alokasyon. Kapag nag-click ka sa window at new order, makita natin ang lots allocation. I-click ito at may lalabas na drop-down menu na may iba't ibang pagpipilian. Ang una ay ang predefined volume. Kapag pinili ito, matutukoy mo ang bilang ng lots tuwing nagpi-place ka ng order. Sa susunod na pagkakataon, ito ang volume na gagamitin kapag nagpi-place ka ng orders. Ang susunod ay tinatawag na total volume for each other. Dito, gagamitin ang kabuuang lots sa pag-place ng bawat order. Pagkatapos nito, pwede ring piliin ang equal parts. Dito, ang kabuuang lots ay pantay-pantay nahahatiin para sa lahat ng orders. Susunod ay ang on equity ratio. Ibig sabihin ito, ang kabuuang lots ay hahatiin sa orders batay sa ratio ng equity ng mga account. Ang panghuli ay ang on-free margin ratio. Dito, ang kabuuang lots ay hahatiin batay sa ratio ng libreng margin sa mga account. Sa menu bar, makikita ang window. Kapag nag-click ka dito, may mga lalabas na pagpipilian gaya ng new order. Ginagamit ito para mag-place ng order. Pakitandaan na ang lots allocation ay ginagamit para matukoy ang paraan ng pag-allocate ng lots sa mga account kapag nagpi-place ng orders. Sa susunod na tutorial, ipapakita pa namin kung paano mag-place, mag-cancel, mag-modify, o mag-delete ng order gamit ang MT4 multi-terminal window. Dito nagtatapos ang part 1. Salamat sa panonood!